Kumbawa, ang susunod natin na lesson for today is about the rules in Hiragana. Since marunong na kayong magsulat ng Hiragana, hindi ito basta isusulat. May mayroon tayong tinatawag na rules na dapat sundin upang makabuo ng isang salita sa Japanese. Halimbawa, ang mga bawal sound like A, I, U, E, O, kung may makikita kayo na line sa ibabaw, ibig sabihin noon, magdadagdag ka ng another vowel sound. Halimbawa, okasa. Kung lalagyan mo ng long line sa ibabaw ng A, magiging pronunciation niya is okasa. So, yung A, may long line, you have to add another A. Alright? Now, kung ang isang salita naman ay may vowel na E sa unesa. So, mahaba ang pronunciation ng unesa dahil double ang E. Unesa. Meaning, pag isinulat mo to sa Hiragana, ibig sabihin, double ang E sa unesa. Now, pagdating naman sa I na vowel sound, magdadagdag ka ng another I. So, sa unisang unisang long line ang pagbasa nito, meaning pag sinulat mo ito sa Hiragana, you are going to add another E. Now, regarding naman sa U at saka sa O, kung may makikita kang long line sa ibabaw ng U at saka sa ibabaw ng O, ibig sabihin, you are going to add U sa vowel ng Hiragana. Pag nakita mo si U at saka si O is equals to U ang ilalagay mo sa sentence. Halimbawa, sayonara, domo, you may, at saka sayo, oh yun, sayonara, nabanggit ko na. Now, may example, mayroong, may exemption sa long line na ilalagay mo kung ito ay nasa letter O. O, pag nakita mo si O na may long line, instead na ilagay mo si U, magiging same as O. Ano ang mga exempted dito? Ito yung Oki, Osaka, To, Tori. Itong mga words na to, instead na U ang ilalagay mo, ang ilalagay mo is O. Alright? Now, recap ulit tayo. Sa Hiragana rules, pag nakita mo ang Hiragana rules, ang vowel sound na A, I, U, E, O, kung may long line ka na makikita sa letter A, ibig sabihin, magdadagdag ka ng isang A. For example, okasa. So, pag sinulat mo sa okasa as O, ka-a-sa. Pag sinulat, pagdating naman sa I, like unisang, unisang, pag sinulat mo siya sa Hiragana, o, ni-i-sa. Alright? Pagdating naman sa E, onesa. Dagdagan, dahil may long line siya, magdadagdag ka ng E. Onesa. Now, pagdating sa U at saka sa nakita mo yung U at saka sa O, may long line sa ibabaw is equals to U. Diyan papasok si sayonara, domo, arigato. So, yung O or U, nakikita mo may long line, you are going to add U. Now, pagdating sa O, mayroon siyang long line, mayroon exemption. Dito pumapasok yung Oki. So, double O, Oki. Osaka, Osaka, Osaka. Pronunciation is Osaka. To, T-O-O, to. And, tori, to-ori. Alright? So, dyan lang muna tayo sa rules in Hiragana kung bakit may mga long lines sa mga vowel sound. Please don't forget to subscribe our YouTube channel para may mga update kayo sa aming free Japanese lesson.
Hi! Kumbawa! Ang susunod natin na lesson for today is about the rules in Hiragana. Since marunong kayong magsulat ng Hiragana, hindi ito basta isusulat. May mayroon tayong tinatawag na rules na dapat sundin upang makabuo ng isang salita sa Japanese. Halimbawa, ang mga bawal sound like A, I, U, E, O, kung may makikita kayo na line sa ibabaw, ibig sabihin noon, magdadagdag ka ng another vowel sound. Halimbawa, okasa. Kung lalagyan mo ng long line sa ibabaw ng A, magiging pronunciation niya is okasa. So, yung A, may long line, you have to add another A. Alright? Now, kung ang isang salita naman ay may vowel na E sa unesa. So, mahaba ang pronunciation ng unesa dahil double ang E. Unesa. Meaning, pag isinulat mo to sa Hiragana, ibig sabihin, double ang E sa unesa. Now, pagdating naman sa I na vowel sound, magdadagdag ka ng another I. So, sa unisang unisang long line ang pagbasa nito, meaning pag sinulat mo ito sa Hiragana, you are going to add another E. Now, regarding naman sa U at saka sa O, kung may makikita kang long line sa ibabaw ng U at saka sa ibabaw ng O, ibig sabihin, you are going to add U sa vowel ng Hiragana. Pag nakita mo si U at saka si O is equals to U ang ilalagay mo sa sentence. Halimbawa, sayonara, domo, you may, at saka sayo, sayonara nabanggit ko na. Now, may example, mayroong, not example, rather, may exemption sa long line na ilalagay mo kung ito ay nasa letter O. O, pag nakita mo si O na may long line, instead na ilagay mo si U, magiging same as O. Ano ang mga exempted dito? Ito yung Oki, Osaka, To, Tori. Itong mga words na to, instead na U ang ilalagay mo, ang ilalagay mo is O. Alright? Now, recap ulit tayo. Sa Hiragana rules, pag nakita mo ang Hiragana rules, ang vowel sound na A, I, U, E, O, kung may long line ka na makikita sa letter A, ibig sabihin, magdadagdag ka ng isang A. For example, okasa. So, pag sinulat mo si okasa as O, ka-a-sa. Pagdating naman sa I, like unisang, unisang, pag sinulat mo siya sa Hiragana, O, ni-i-sa. Alright? Pagdating naman sa E, onesa. Dagdagan, dahil may long line siya, magdadagdag ka ng E. Onesa. Now, pagdating sa U at saka sa nakita mo yung U at saka sa O, may long line sa ibabaw is equals to U. Diyan papasok si sayonara, domo, arigato. So, yung O or U, nakikita mo may long line, you are going to add U. Now, pagdating sa O, mayroon siyang long line, mayroon exemption. Dito po mapasok yung Oki. So, double O, Oki. Osaka, O, Osaka, O, Osaka. Pronunciation is Osaka. To, T-O, O, To. And, Tori, To-O-Ri. Alright? So, dyan lang muna tayo sa rules in Hiragana kung bakit may mga long lines sa mga vowel sound. Please don't forget to subscribe our YouTube channel para may mga update kayo sa aming free Japanese lesson.